Yun, so quick video tayo guys, how to derive cosine law. Cosine law is this one. Kung gagamit mo ito kapag given ka ng two sides tapos isang angle. So, halimbawa meron tayong triangle na may sides A, B, and C. Tapos ito yung angle na katapat na C, ni C, so theta C. So, paano natin ito isasolve? So, hatiin muna natin yung triangle sa gitna para magkaroon ng dalawang right triangle. So, kapag hinati mo yan, magiging ganito. So, itong side na to, gagawin na lang natin siyang H. Then, itong left side, gagawin natin A minus X. Kasi itong isang side, lower side, gagawin natin siyang X. So, para pag inad mo siya, A minus X plus X, that is equal to A. So, ang hypotenuse nitong triangle sa left side ay C. And then, sa right side naman, B. Tapos, itong natirang side is side H pa rin. And then, ito ay theta C. So, paano natin kukunin to, itong equation na to? Gagamit tayong Pythagorean theorem. Isasolve natin yung H mula dun sa Pythagorean theorem. Tapos, i-equate natin. Kasi meron tayong dalawang triangle, di ba? So, makakakuha tayo ng dalawang equation for H. So, let's go. H squared plus A minus X squared is equal to C squared. And then, H is equal to C squared minus A minus X squared. And then, X squared plus H squared is equal to B squared. And then, derive. Makakuha tayo ng H squared is equal to B squared minus X squared. So, equate natin tong equation na to at saka equation na to. So, magkakaroon tayo ng C squared minus A minus X squared is equal to B squared minus X squared. Okay? Kapag in-expand natin to, magiging C squared minus A squared plus 2AX minus X squared is equal to B squared minus X squared. So, both sides merong X squared, diba? So, cancel lang yan. So, kapag simplify natin na matitira yung C sa left side, magiging C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AX. Hawig na siya nung equation sa taas, diba? So, anong kulang? Kailangan natin isolve yung X. So, X is equal to 1. So, kuha muna tayo ng relationship dito. So, sa second triangle, meron tayong angle C, diba? So, pwede natin kunin yung X gamit yung cosine. So, cosine is adjacent over hypotenuse, diba? So, cosine angle C is equal to adjacent, which is X over B. And then, solve for X. X is equal to B cos theta C. Then, substitute natin yan sa equation sa baba. So, C squared is equal to A squared plus B squared minus 2A. Then, substitute yung X. B cos theta C. So, ayun. Yun, guys. Derive na natin yung cosine law. Enjoy!